The Queen o may Venus, gusto makabawi sa EcoPH, sa MSC. Yawi, may komento patungkol kay Basic. Nagalit pa sa mga nakalaban na Cambodians. Ako si Brocon ng Just ML, ang makakasama nyo ngayong araw para pag-usapan ng mga topic na yan. Pero bago tayo magsimula, ay huwag nyo munang kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Ilang tulog na lang ang ating inaantay upang masaksihan ang bakbakan ng mga team sa mas pinalawak na MSC. Pero para sa mga MLBBPH fans, mas may iba silang inaabangan, tulad ng muling pagtatapat ng EcoPH at Blacklist International. Mula sa video na inilabas ng MPL Philippines, narinig natin ang sagot ni The Queen patungkol sa kung sino sa tingin niya ang biggest rival nila sa MSC. Pero kung merong isang team siguro, it would be Echo. Kasi ilang beses na kami nilang dinurog eh. So parang magandang mabawian sila sa Grand Finals. Dahil kung inyo maaalala mga tropa, hindi pa nagagawang makabawi ng Blacklist International sa Echo after M4. Bagamat nanalo sila sa Echo noong upper bracket finals, nabawian naman sila nito sa Grand Finals sa score na 4-0. Nasundan pa yan sa nagdaang MPLPH kung saan Echo muli ang nagwagi sa parehong score, 4-0. Well, kung sakali man na ang rematch ng dalawa ay mangyari sa MSC, maiba na kaya ang resulta? Makabawi nga kaya ang Blacklist International para makumpleto nila ang M titles? O di naman kaya Echo muli ang mamayagpag sa huli? Napag-usapan na nga lang din ang pagtatapat na yan. Isa pa sa inaabangan ay ang reunion ng mag-best friend sa LAN of Dawn. Ang tinutukoy kong mga tropa ay si Yawi at Basic. Actually, sa live stream ng mga Orcas, particular kay Carl TZ. Good luck talaga pag kalaban ng Hotflip. Abot tayo. Abot daw ba? Sabi. Yabang ang buta, yan daw yung sasabihin mo. Kaya sabi ka isa. Okay ka. This Yawi versus Basic. Yes! Good fight! Gaya nga ng sabi ni Carl sa tapatang Yawi at Basic, good fight nga naman talaga. Mainit na mainit. Hindi pa nagsisimula ang MSC, ramdam na agad ang tensyon. Well, the question is, gaya nga ng sabi ni Yawi, umabot nga kaya? Dahil bigati ng mga kasama sa Group C ng Team Outplay. Bukod sa team ng Cambodia na Burn X Splash, kasama din nila ang Onikaidi kung nasaan si Kyrie, na alam natin na isa sa mga team na dapat nating paghandaan. Talagang mahirap ang kanilang kailangan daanan upang makatapat ang EcoPH. Mukhang ang naudlot na pagtatapat nila noong M4 ay muli na namang mauudlot ngayong MSC. Pero hindi lang naman yan ang nasaksihan ng mga viewers sa livestream ng Echo. Maging ang dismayado na reaksyon ni Yawi sa kanilang paglalaro dahil sa di umanong stream sniper daw na nakalaban nila sa Cambodia server. Sa video makikita ang ibang miyembro ng Echo sa top lane ng kanilang kalaban. Waring may binabalak na masama. Pero gaya nga ng sabi ni Yawi, walang tao o walang nagpapakita sa mapa. Pero bigla-bigla, nagulat sila nang biglang rumekta ang kanilang kalaban habang sila ay parikol pa lang. Hindi na umabot ang mga Orcas at tuluyan na silang natalo. Wika ni Yawi na hindi daw irerekta ng ganun-ganun yon sa mid lane kung hindi aware o hindi nag-stream snipe. Still, sa huli tinawanan lang nila ang nangyari. Ano man ang mangyari this MSC, nakakasigurado ako mga tropa na tayo pa rin ang magwawagi. Kung hindi man PH team ang makapasok sa Grand Finals, may Pinoy imports pa rin maaaring mapabilang dito. Well, let's just wait and see. Dahil gaya nga na sabi ko kanina, ang MSC 2023 ay ilang tulog na lang. Nga pala tropa, alam mo ba na ang 747 ay nasa Just ML na? Kaya pwede ka na magbet sa mga laban ng favorite ML teams mo sa MPL Philippines at MPL Indonesia o di naman kaya sa MDLPH at MDLID. Pwedeng pwede rin ng ibang esports game katulad ng Dota 2, CSGO o Valorant. Meron din tayong NBA, PBA and so much more. I-message mo lang ang Facebook page ng Just ML o di kaya iscan ang QR code na ito. And always remember mga pre, bet responsibly. Bago natin tapusin itong video na ito, huwag nyo na rin kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topic. Ano ang masasabi nyo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brocon from Just ML at kita-kita uli tayo sa susunod na video.